fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at kapatid. Isa pong muling kagalakan para sa akin ang kayo ay makasama sa gawain ng Prayer Covenant. Sa inyo po na lagi naming kasama sa araw-araw ng aming gawain ito, ako po ay nagagalak at ganun din ang Panginoon sa ating patuloy na pakikinig ng kaniyang salita sa ikalalakas at ikalalago ng ating pananampalataya. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kagandahan ng umagang ito na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon na kami ay makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang tunay na mensahe ng iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito.
Inihiling ko po na samahan kami ng iyong banal na espiritu habang kami po ay nakikinig ng iyong salita at patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan na Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Ang ating pong aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa awit kabanatang 105, talatang 1-11, at tayo po ay tatalon sa talatang 45. Kung kayo po ay nakinig kahapon ng ating devotion, ito po ay pahapyaw na tinalakay ng tagapagsalita. No, ito pong unang bahagi ng mga talatang ating babasahin. Kaya't sa akin pong pag-aaral or pagtatalakay ng mga salitang ito o ng mga talatang ito, nais ko pong bigyan ng diin ang unang talata ng kabanatang 105 ng Aklat ng Mga Awit, at akin pong babasahin ang talatang 45. Ito po ang key verse o ang mga talatang nagrema sa akin na gusto ko pong bigyan ng diin. Sa unang talata, sinabi po na si Yahweh ay dapat na pasalamatan, awitan at papurihan dahil sa kanyang kamanghamanghang ginawa. Ang kanyang kadakilaan ay dapat ihayag at masaya siyang paglingkuran ng kanyang mga hinirang. Sa talatang 4, ang Diyos ay hanapin at ang kanyang lakas ay asahan. Talatang 5, aalalahanin ang kanyang mga kahangahangang ginawa, ang kanyang paghatol at ang maraming himala na hayagang ginawa. Sa talatang 6, ito'y nasaksihan ng alipit anak ni Abraham at ganun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. At ang sinasabi sa talatang 45, ginawa niya ito upang ang tuntunin kanilang mahalin. Yaong kautusan, ang utos ni Yahweh ay kanyang sundin. Maliwanag na sinabi sa talatang 1-3 na binigyan po dito ng diin ng salmistang sumulat ng kabanatang ito ng 105 na si Yahweh ay dapat pasalamatan, awitan at papurihan dahil sa kanyang mga kagilagilalas at kamanghamanghang ginawa. Ang kanyang kadakilaan ay dapat ihayag at siya'y paglingkuran ng may kagalakan. Sumula po sa kwento sa Biblia, malalaman natin na mula sa umpisa na ng pagkakalikha ng sangkatauhan, no, ito po ay dito po nahayag na ang pag-ibig ng Diyos. At sa buong kasaysayan, hanggang sa kasalukuyan at maging sa hinaharap, ang pagkilos ng Diyos ay dahil sa kanyang pag-ibig o pagmamahal sa atin. So dito po sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan ay ipinapaalaala sa atin na tayo ay patuloy na magpasalamat at magpuri sa Panginoon dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi natin kayang sukatin, at nais niya sa atin na ihayag o isiwalat natin ang kanyang kadakilaan. Nahayag mula sa Biblia ang kadakilaan ng Diyos, at ako'y naniniwala na tayo'y may mga karanasan kung saan pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan. Patuloy tayo o paulit-ulit tayong nagkakagawa ng mga kasalanan, pero di niya tayo sinusukuan. Di niya tayo iniiwan.
Patuloy na gumagawa ang Diyos ng paraan kung papaano tayo manunumbalik sa Kanya at kung papaano matutupad ang layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung papaano nating naranasan ang kabutihan ng Diyos, ang nais niya'y ihayag natin ito. At ang kagalakang ating nararanasan dulot ng ating paglilingkod ay ating isiwalat. Ibahagi natin ito sa ating kapwa upang sa pagdating ng araw matupad ang kaniyang ninanais na ang lahat ng mga bansa ay magpapasalamat at mas masayang magpupuri sa Kanya. Itinuturo din sa atin na hanapin natin ang Diyos at ang Kanyang lakas ang ating asahan. Hindi tayo dapat manangan sa sarili nating kakayahan o kalakasan. Ang lahat ay mayroon tayo ay galing sa Panginoon at dapat nating malaman na ang katagumpayan ng buhay ay nakasalalay pa rin sa Kanyang mga kamay. Totoo nga po na sa ating buhay, wala po tayong dapat ipagmalaki. Ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng tinatangkilik natin, maging ang ating mga talento, ang ating mga kakayahan, lahat ng yan ay galing sa Panginoon. At nais lamang niya na yan ay gamitin natin. No, gamitin natin sa naisin, ayon sa naisin ng ating Panginoon. No, ipaglingkod po natin sa Panginoon ang ating buhay at ang mga talentong yan ay gamitin po natin lalong higit sa pagpupuri sa ating Panginoon. Lagi nating aalalahanin ang kaniyang mga kamanghamanghang ginawa na kung nagawa niya ito noon, magagawa din niya sa atin ngayon at sa darating pang panahon sapagkat siya ang Diyos na di nagbabago. Kung sino siya noon, ay siya pa rin ang Diyos natin ngayon at sa hinaharap. Siya ay Diyos na tapat na kung papaano siya naging tapat sa kanyang pangako sa ating ninunong si Abraham, Isaac at Jacob, ganoon din siyang magiging tapat sa atin kung tayo ay tatalima sa kanyang tuntunin at susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. Ano po ba ang sinabi niya kay Moises sa Exodo 34, talatang 6 hanggang 7? Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama. Ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Tapat ang pag-ibig ng Diyos. At ito'y nagpapatuloy at magpapatuloy ang kaniyang pagpapadama ng pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Dahil naging tapat siya sa kaniyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob, tayo sa kasalukuyan ay nakikinabang at nararanasan din natin ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako. Patuloy ang kanyang pagpapatawad, pero mahalagang malaman natin na hindi kinukonsinti ng Diyos ang pagkakasala o pagsuway sa Kanya. Hindi niya pinapalampas ang ating mga kasalanan, ngunit ipinangako niya ayon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9, ang siguradong kapatawaran at ang paglilinis sa atin kung aaminin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. Tapat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nakabatay sa atin ang katapatan ng Diyos. Tapat tayo sa Kanya o hindi, at kahit tayo ay sumusuway sa Kanya, patuloy niya tayong minamahal. Maaaring hindi tayo laging tapat, maalab o malalim ang pagmamahal sa Diyos. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili at mananatiling tapat. Tandaan natin na kung tayo ay minahal ng tapat ng ating Panginoon,
tayo din ay inaasahan niyang magmamahal din ng tapat. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos, no? At nais niyang alalahanin po natin mula pa sa umpisa. Kung babasahin po natin ang Biblia, doon pa lamang sa pagkakalikha ng sanglibutan, no, pinakita na ng Diyos ang pagmamahal sa atin, yung malasakit niya sa atin, na inihanda niyang lahat, ang lahat ng bagay na ating kakailanganin para mabuhay. At pangalawa, yung kaniyang hindi masukat na pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa atin, na ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isahang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, kung ating makikita at aalalahanin ang lahat ng mga bagay na ito, no, sa araw-araw po ng ating buhay, no, pagmulat pa lamang po ng ating mga mata, nakikita na natin at atin pong nararamdaman yung pag-akap ng Panginoon. Marami tayong pinagdaan ng pagsubok sa buhay. No, maaring narating mo ang edad mong yan. No, may mga kapatiran tayo na nasa edad na 60, 70, 80 at meron pang mga 90 years old. No? So ganun kahaba ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na dapat po nating makita. Iningatan tayo ng Diyos. Dumaan tayo sa napakaraming pagsubok sa buhay. Dumaan ang pandemya, maraming binawian ng buhay. Maraming naging 50-50 ang kaniyang kalagayan. Pero sila ay binuhay ng Panginoon dahil meron pa pong layunin ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya saan man tayo naroon ngayon, lagi nating aalalahanin ang kabutihan ng Diyos. At kung ating naranasan yung kagalakan kung papaano ang Diyos, no, naging mabuti sa atin, yung kanyang pag-iingat at pangangalaga na lagi pong iginagawad sa atin sa araw-araw ng ating buhay, wala pong dahilan na hindi natin siya alalahanin, pasalamatan, awitan at papurihan. Kaya nga mga kapatid, patuloy nating mahalin ang kaniyang kautusan at sundin natin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos, no, gaya ng pagsunod ng ating mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. At dyan po, mararanasan natin yung kanyang mga pangako. Dahil ang Panginoon kailanman, no, ay hindi sumira sa kanyang pangako. Kung tayo lamang ay nakikita niyang patuloy na siya'y sinasamba, siya ay binibigyan mo ng panahon sa buhay mo. Tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas. Alam ko na ang Panginoon ay hindi magkukulang sa iyo. Maaling ang ating kapwa-tao, sabihin na nating mahal tayo, pero ang tao po, yan ay minsan ay sumasablay, no, sa kanilang mga pangako. Pero pag ang Diyos ang nangako, asahan na po natin na mangyayari ang lahat ng kaniyang ipinangako sa kaniyang mga anak. Kaya inaasahan po sa atin ng Panginoon na lagi natin siyang kikilanlin. No? Ang katapatan ng Diyos, ang pagmamahal, ang kaniyang kagandahang loob na patuloy na nating tinatamasa, pinararamdam, no, ay atin po siyang papurihan, awitan, at laging pasalamatan anuman ang ating kalalagayan. No, yan po ang hinihintay ng Diyos sa atin, na dapat natin laging pahalagahan ang mga bagay na yan. Sapagkat kung hindi dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon, wala po tayo sa ating kinalalagyan ngayon. At tayo po ay patuloy na umasa, magtiwala sa ating Panginoon. At dapat ang ating buhay ay laging nakaayon sa kanyang kalooban, sa kanyang mga naisin, sapagkat naniniwala po ako na ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ito po ay para sa ating ikabubuti. So ang tapat na pagmamahal ng Diyos, ang kanyang kadakilaan,
ay ating ihayag. Patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Ibalik po natin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po ninyong ipinapaalala sa amin ang lahat ng mga bagay na inyong ginagawa. Salamat sa inyong mga salita na nagiging nagsisilbing paalala sa buhay ng bawat isa sa amin. Bilang mga tao, kami po ay may kanya-kanyang kahinaan na minsan hindi po namin napaglalabanan. Patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na maipagpatuloy po namin ang iyong sinimulan. Alam namin kayo ay umaasa sa amin na aming aabutin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila ay aming bahagi na ng pagmamahal. Amin pong ibahagi ang aming karanasan sa kanila upang sila rin na hindi ka pa nakikilala ay makilala at dumating ang panahon, Panginoon, na yung inaasahan mo sa amin na kami ang mga tao sa bawat bansa ay patuloy na magpapasalamat at magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat. Patawarin mo naman kami, Panginoon, na kung minsan hindi kami nakatuon sa iyo, kundi kami nakatuon sa aming mga sarili. Lagi mong ipaalaala sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita na kami ay ibinigay mo sa amin ang dakilang pag-ibig mo. Pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Kahit hindi kami karapat-dapat, salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Dakilang Diyos, patuloy po naming hinihiling sa inyo na samahan niyo kaming lagi sa lahat ng aming mga hakbangin sa buhay. Pangunahan mo po kami upang kami ay hindi malinsad. Hindi kami, Panginoon, madala ng kalaban at mabulid sa kasalanan. Nais namin, Panginoon, na sa aming buhay, ikaw ang aming unahin. Ikaw, O Panginoon, ay aming maparangalan sapagkat alam namin na kahit ano ang aming gawin, hindi po namin kayang pantayan ang kabutihang ipinakita mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't loobin mo nawa, Panginoon, na kami ay magbalik loob sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na manatili sa daan na initinuturo mo po sa amin. Dakilang Diyos, sa lahat ng iyong mga anak na naririto at kasama namin sa gawaing ito ng panalanginan, dakilang Diyos, hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila. Ipadama mo sa kanilang palagi, Panginoon, ang iyong pagyakap. At sila, O Panginoon, na nagdaranas ng mga kahirapan at matitinding pagsubok sa buhay, Panginoon, pakatatagin mo sila. Mangusap ka sa kanilang buhay at laging ipaalaala ang iyong mga salita. Patuloy po namin, Panginoon, na ipinapanalangin ang aming mga kapatiran. Na sana, Panginoon, kami magpatuloy. Ano mang hirap ang aming maranasan, hindi ito maging hadlang sa landasin na aming tinatahak sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyong mga kamay nakasalalay ang aming katagumpayan. Ito po ang aking samutdalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Napakagandang umaga sapagkat sa pagising natin, narinig natin ang mensahe ng buhay. Ngayon ay magpapatuloy tayong dumulog sa ating Panginoon, mga kapatid, na nasa isa sa mga tahanan, nasa ibang lugar, patuloy po tayong makiniig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Aming Diyos na mapagpala, napakabuti mo sa aming mga buhay. Sapagkat sa umagang ito, hindi lamang kami bumangon sa aming mga higaan na taglay ang kalakasan. Subalit sa narinig naming mensahe sa salita mo, Panginoon, ang siyang nagbigay ng kalakasan sa amin upang ang buong araw na ito nahaharapin namin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, anuman ang sakuna, anuman ang mga darating sa aming mga buhay, makakayanan namin ito
sapagkat taglay namin ang inspirasyon ng salita ng Diyos. O Panginoon, dumudulog po kami sa iyo. Idinadalangin namin ang lahat ng mga lingkod at mga nakikinig sa online devotion na ito. Mula sa ibang bansa, sa mga iglesia, sa mga lingkod mo at mga kaanib ng taga San Pablo, Panginoong Diyos, pakinggan mo ang kanilang mga hangarin sa buhay. Pakinggan mo ang kanilang pagsusumamo at sa kanilang paglapit sa oras na ito, Panginoong Diyos. Tatanggapin nila ang kahulugan ng tugon ng kanilang pananalangin. Sa aming mga buhay, sa aming pagpapatuloy sa buong maghapong ito, sa aming pagtahak, sa aming pagharap sa aming mga trabaho, dakilang Diyos, hindi po kami magtatagumpay kung wala ka sa amin. Kung kaya, Panginoon, pinapasalamatan ka sa napakabiyay at napakabuting umagang ito. Na mula sa mahimbing na pagtulog, ngayon, O Diyos, ay nagkakaisa kaming dumadalangin. Nagkakaisang dumudulog sa pamamagitan ng online devotion. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat sa lahat ng hangarin ng iyong mga lingkod ay ipinapadama mo ang iyong pag-ibig. Ang papuri at pasasalamat, O Diyos, ang ibinabalik namin sa iyo sa umaga ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen.